Saan ka pumupunta pagkagaling sa eskwela? Ang mga batang ito ng Barangay Binuangan o Bando Bulacan. Gunting, patalim, tahungan at kalisan ang nagsisilbing palaruan. Sa liit ng kanyang katawan, maniniwala ba kayong 2 taon nang nagtatrabaho ang batang ito? Rosemary ang kanyang pangalan, 9 taong gulang, pero Lilith ang bansag sa kanya dahil siya ang pinakamaliit sa tahungang ito. Ang kanyang trabaho, pagkakalis o pagtatanggal ng taliptip sa mga tahong at talaba bago ito ibenta. Mahirap ba yung trabaho mo dito? Hindi. Anong mas gusto mong nililinis, yung tahong o yung talaba? Tahong. Bakit? Kasi malinis ito. Ang ano yung walang pota, tiliptip tsaka ano, yung bungo. Eh yung talaba? Mahirap po. Bakit mahirap yung talaba? Nakakasugat. Nakakasugat? Dahil? Ano po, pinupokpok ko yung minsan, ano, napupokpok mo yung kamay mo. Ikatlo sa 5 magkakapatid si Lilith. Inosente ang kanyang tinig at mukha, pero parang matanda kung magsalita. Sino bang kumikita sa pamilya ninyo? Mga kuya ko. Anong trabaho ng kuya ninyo? Ano lang po, manginisda. Minsan po, pag may bagyo, hindi po sila nakakahuli. Kaya? Ano po, nagkakaisa lang po kami para magkapera. Para magkapera? Nakabili lang po na yun. Parang umusal ko sa baon, tsaka ano naman, pagkain. Bakit wala bang binibigay sa'yo si Papa o si Mama na pera? Meron. Oh, eh ba't kailangan mo pa magtrabaho dito kung meron naman palang pera sila Mama? Ano po kasi, gusto ko pong magkais para ano, makatulong po ako pala Mama. Dahil? Ano po, mahirap lang po kami. Hindi nag-iisa si Lilith sa ganitong sitwasyon. Karamihan sa mga nagkakalis sa Barangay Binuangan nagsimula sa pagkabata. Gandang araw po! Kayo po si Kuya Danny? Ay, hello po. Ako po si Kara. Ito ba yung bagong deliver? Wala pa po yung bagong deliver. Yung kanina deliver ito. Kasama ito. Ngayon po darating yung ano, pahingin muna kayo sandali. Saan po ito galing? Diyan lang po sa Manila Bay. Eh pero kung galing sa Manila Bay, malinis ba yun? Malinis po. Malinis yun? Ang polluted na naman yung sa mga ilog natin, pero sa laot, malinis naman. Malinis naman. Sige. So, sino po maglilinis nito? Mga bata. Si Mang Danilo ang may-ari ng isa sa pinakamalaking tahungan sa Barangay Binuangan. 30 taon na siya sa negosyong ito. Tulad ni Lilith, nagsimula lang din si Mang Danilo noon sa pagkakalis hanggang sa makaipon siya ng puhunan. Maraming bata ang nagtsatsaga sa kalisan ni Mang Danilo sa pag-asang balang araw, aasenso rin sila. May nagsimula na rito na pagtapos namin ng pare sa pagkakalis niya. Naging pare na siya ngayon, nakadestino siya ngayon sa Giginto, Bulacan. Meron na rin naman naging teacher dito. Meron na rin mga nag-call center. At marami na rin mga nag-aasawa rito. Kasi nagpupunta sila sa akin, mga bata pa sila. Hindi mo pwedeng pigilin kasi maaawa ka naman eh. Kailangan nila ng pambaon. Pagkapipigilin mo, manghihingi pa ba sa iyo yan? Tama, mabigyan mo isang araw, 2 araw. Magsasawa ka na rin dahil araw-arawin ka ng pambaon. Bigyan mo sila ng pagkakitaan. Itong si, ano, si Lilith, anong masasabi ninyo sa kanya? Sipag na bata ko yan. Tsaka talagang makita mo sa kanya yung nag-aaral siya. Gusto niya pumasok. Pupunta rito kahit di walang kasama. Para kung kumita na konti, may baon. Araw-araw, banye-banyerang tahong at talaba ang hinahango ni Mang Danilo mula sa dagat. Bawat isa,
kailangang tanggalan ng taliptip at dumi. Kasama ko sa grupo ng mga nagkakalis ang 11 taong gulang na si Junix. Sa parehong eskwelahan sa barangay sila nag-aaral ni Lilit. Ano ba yung tinatanggal natin? Ano ba yung taliptip? Yan, taliptip po. Parang basura niya yan. Ah, yung basura niya yun. Okay. May dalawang uri ng shellfish na nililinis dito sa kalisa ni Kuya Danny. Itong tahong na medyo mas madaling linisin kasi makinis siya. Kailangan mong makabuo ng isang timba katulad nito, kikita ka ng 12 pesos. Ngayon, ibang usapan kapag talaba. Ito naman, kailangan mong makalinis at makabuo ng isang banyera. Isang buong banyera para kumita ka ng 50 pesos. Kumpara sa matatanda, mas mabilis kumilos ang mga bata. Wala silang reklamo, kahit masakit sa kamay ang pagkakalis. Ano ba yung nahihirapan ka? Yung tataliptip ko dati. Bakit? Ano? Yung kakapit-pet. Ano nangyayari kapag kakapit-pet? Mahirap po sa kamay. Bakit mahirap? Yung pit-pet ng pit-pet, matigas yung taliptip. Tigas nito ah. Makalipas ang isang oras na pagkakalis, masakit na ang aking kamay at likuran. Pero tuloy ang mga bata. Actually, kung hindi ka naman maselan sa dumi, madali lang naman talaga yung trabaho kasi madali lang namang pukpukin yung taliptip tsaka gupitin yung parang mga dumi-dumi niya. Ang mahirap actually talaga dito sa trabahong to, yung mahabang oras na nakaupo ka, nakayuko ka, talagang mananakit talaga yung balakang mo tsaka yung kamay mo maninigas. Kasi pare-pareho yung ginagawa mo tapos ang hirap na nakayuko ng mahabang oras. Mag-aalas 5 na ng hapon nang matapos linisin ang banye-banyerang tahong at talaba. Pumila na sa bayaran ang mga bata. 129 pesos ang kinita ni Junix. Ang dami no kay Junix ha. Sama-sama po sila. Ah, ilan sila doon? Tatlo. Ah, tatlo. Ikaw magkano ka? At si Lilit? Ilan yung nagawa ni Lilit? 7.5 na ano, na tahong? Takal. Ah, okay. Magkano po lahat yun? 45. Buong araw na yan? ₱45, bunga ng halos 5 oras ng pagtatrabaho. Sa wakas, pwede nang magpahinga si Lilit at gumawa ng assignment tulad ng ibang mga bata. Ano ba assignment ninyo? Ano, watawat po. Magdo-drawing ng watawat? O, mag-drawing ka na. Ano po, wala pong tinta. Ano walang tinta? Ah, ito? Naubos. O, paano ka pupunta sa school? Walang tinta. Ay, naubos. Sandali. Wait lang. Ayun. O, ito. O, yan. O. Pero sa gitna ng kanyang pagguhit, eh, kailangan mong kulayan to, di ba? Sa school. Ah, wala kang pangkulay? Wala. Ah. Ano ba dapat ang kulay nito? Ito meron. Ito. Wala akong kulay po. Ha? Ito meron. Hala. Ito lang ang crayons mo. Wala kang blue, tsaka red, tsaka yellow. Eh, paano yan? Bukas na lang. Hihiram ka na lang sa kaklase mo.
Isa lang ang ibig sabihin nito, bukas, kailangang bumalik ni Lilith sa pagtatrabaho. Dahil sa mga batang kumikita ng barya, tila walang puwang ang pahinga. Ano mas gusto mo, nagtatrabaho o nag-aaral? Dalawa. Ang pang dalawa. Kung kunyari papapiliin ka, nagtatrabaho o nag-aaral? Nag-aaral. Nag-aaral. Eh, naglalaro o nagtatrabaho? Nagtatrabaho. Ha? Nagtatrabaho pipiliin mo, hindi naglalaro. Bakit? Mas masarap maglaro ah. Mas maganda na ano, paglaro, marunong ka na magtrabaho. Kinabukasan, maagang pumalaot ang grupo ni Namang Danilo. Sumama kami sa mga mangingisda na mangunguha ng tahong at talaba sa gitna ng Manila Bay. Makalipas ang ilang minuto, ilang poste ng anahaw ang nakita namin sa gitna ng laot. Narating na namin ang tahungan ni Namang Danilo. Nakatusok sa kailaliman ng dagat ang bawat poste. Dito kumakapit ang mga tahong at talaba na pinapatubo nila sa loob ng 7 hanggang 8 buwan. Kailangan nakamedyas? Stepin na lang, stepin. Hindi, may medyas ako. Sanay akong lumangoy sa dagat. Pero medyo malakas ang mga alon noong umagang iyon, kaya pahirapan ang pagkuha ng mga tahong. Okay. 1, 2, 3! Ilang beses kong sinubukang lumusong pero tinatangay ako ng mga alon at halos wala akong makita sa ilalim. Pero gaano man kahirap ang paglusong, gaano man kalaki ang mga alon, kailangan naming magsikap na makakuha ng mga tahong dahil kung wala, wala rin kakalisan at kikitain ang mga bata. Ang lalim, nauubusan na ako ng paninga. Nakadikit sa mga poste ang kumpul ng mga tahong at talaba. Matalas ang mismong mga poste dahil tinubuan na ito ng taliptip. Matindi ang pagkakadikit ng mga tahong sa kahoy. Kailangan puwersahing hilahin para makuha. Ilang beses kong kinailangang sumisid, pero iilang piraso lang ng tahong ang aking nakukuha. Dahil sadyang makapit ang mga tahong, gumagamit ng kompresor ang mga mangingisda para makatagal sila sa ilalim ng tubig at makakuha ng marami-rami. Makalipas ang halos isang oras, nagdesisyon akong umahon na. Balik na ako dyan! Nagpatuloy naman sa pangunguha ng tahong ang mga mangingisda.
Hindi ito ang unang beses na nakasaksi ako ng compressor diving. Batid ko ang peligrong kaakibat nito. Medyo delikado yung compressor diving kasi nakasalalay doon sa manipis na hose katulad nito yung hangin ng mga diver. So kapag maputol yung hose na yan, mawawalan din sila ng hangin. Hindi rin sila pwedeng sinisid ng malalim na malalim tapos bigla silang umangat kasi baka mamaya magkaroon sila ng paralysis. Medyo delikado ang compressor diving pero nire-risk na lang ng mga tao dito para lang sila ay kumita. Dikit-dikit siya kumpul-kumpul. So, kailangan nila itong pagpahiwalayin. Tatadyakan nila. So, ginagawa nila yon para maghiwa-hiwalay yung mga tahong at saka kahit papano yung mga nakadikit na mga taliptip matatanggal na rin. Ayan o. Para makarami ng ani, limang mangingisda ang sabay-sabay na sumisisid. Makalipas ang 4 na oras, mahigit 10 banyera na ang kanilang naipon. Lahat ng ito, ibabagsak sa kalisan para malinisan. So, pagdating ngayon dun sa kalisan, ang gagawin nila, pag hiwa-hiwalayin nila, gugupitin nila yung parang buhok-buhok, tapos tatanggalin nila yung mga nakikita ninyo yan, yung mga taliptip. Kasi hindi naman yan nakakain. Hindi yan tatanggapin ng palengke. Ito, katulad nito, oh, ang daming taliptip na nakadikit sa kanya. Kailangan pukpukin yan, tanggalin lahat. Alas 10 na ng umaga nang lumarga kami pabalik sa barangay Binuangan. Habang binabaybay ang laot, nadaanan namin ang tambak ng lupa sa gitna mismo ng dagat. Ito, yung sa airport, dito hindi pa nagsisimula. Nakaplano lang ho dito. Pero yung mga tao nga, binabayaran na ho nila sa kung anong papagkasundoan nilang presyo. Magkano na pong bili nila? Doon sa kabila, palibasa wala ho kaming papel doon, biniyaran lang ako ng 120,000. Ayon sa website ng San Miguel Corporation, concession agreement ng SMC at ng gobyerno sa ilalim ng Department of Transportation ang itinatayong New Manila International Airport sa Bulacan. Dahil maraming tahungan at palaisdaan ang masasagasaan ng proyekto, ayon kay Tatay Danilo, may nagpakilala raw sa kanila na taga San Miguel Corporation na nag-alok ng bayad kapalit ng pagbaklas nila sa kanilang tahungan. Magkano bayad sa inyo? Eh dito, nagkasundo kami. Pati sa mga anak ko, abuti ng 7 million. Eh, pero malaki na rin yung 7 million. Maliit din yun kung ikukumpara doon sa sinira nila sa amin. Kasi malaki din yung puhunan namin mag-aama doon. Di sana hindi kayo pumayag? Wala akong magagawa. Project ng gobyerno. Baka
baka batasin kayo lalong walang mangyayari sa inyo. Nagpaunlak ng panayam sa amin ang kinatawan ng SMC na si Jennifer Rodriguez, Social and Community Development Manager ng San Miguel Aero City. Ang San Miguel ay tumutugon sa social and environment compliance under the International Financial Corporation at Equator Principle. Kung maapektuhan sila ng proyekto, magbibigay kami ng sapat na kompensasyon para sa replacement cost ng kung anumang halaga ng structures na maapektuhan sa kanila. Bukod doon, binibigyan namin sila ng priority sa aming local hiring program. Samantala, sa pahayag na ibinigay ng Department of Transportation, sinabi nilang sasagutin ng concessionaire na SMC ang mga gastos at pagbibigay ng tamang kabayaran sa mga apektadong pamilya. Makalipas ang mahigit isang taon, hindi pa nakukuha ng pamilya ni Mang Danilo ang ipinangakong 7 milyong pisong halaga ng kanilang tahungan. Kaya hindi pa nila ito binabaklas at patuloy pa silang nagaani ng tahong at talaba. Sinubukan naming alamin kay Mang Danilo kung sino ang kumausap sa kanila na nagpakilalang taga-SMC, pero wala raw ipinakitang ID o kahit anong dokumento na magpapatunay na taga-SMC nga ang kanyang kausap. Ang pag-uumpisa po ng negotiations ng airport ay nag-umpisa lamang po ng March 2022, kung kailan po na-establish ang Environment and Social Team ng San Miguel Aero City. So, wala pong mga pakikipag-usap prior to that. Maya-maya, dumating na ang mga mangingisda sa Pampang. Marami ng bata at magulang ang nag-aabang sa kalisan. Kasama ni Lilith nung araw na iyon ang kanyang nanay na si Telma. Kung siya raw ang tatanungin, tutol siya sa pagkakalis ng kanyang anak. Pero si Lilith daw ang nagpupumilit. Sabi ko, kahit naman hindi ka magkalit, binibigyan naman kita. Eh, sabi niya, kahit na, gusto ko rin magkalit pa rin. Kahit pa may baon ako. Para daw madagdagan, matulungan, madagdagan yung panggastos din. Bye, sabi niya. Kasi hindi naman lagi po yung trabaho ng papa nila eh. Pag may nagpapagawa lang naman din ng bahay. Wala, wala rin. Nagkakalit po kami dito pag walang trabaho papa nila. Bukod kay Lilith, kasama rin nila ang bunsong kapatid na si Rodeline. Hindi pa marunong humawak ng gunting ang bata, pero tulad ng kanyang ate Lilith, tinuturuan na siyang maghanap buhay sa murang edad. Mula pangunguha hanggang pagkakalis, aabot sa 30 pamilya ang umaasa sa tahungan ni Mang Danilo. Sila ang dahilan kung bakit sa kabila ng alok na pera ng SMC, nangangamba sila sa kinabukasan ng buong barangay Binuangan. Hindi po kami tutol sa project ng airport. Kung anumang project ng gobyerno, hindi po kami tumututol. Ang sa amin po lamang, bigyan kami ng lugar o space kung saan kami pwedeng maghanap buhay. Alas 5 na ng hapon nang matapos ang pagkakalis at pagsasako ng mga tahong at talaba. Kinagabihan, ibinyahe ito patungo sa palengke ng ubando para ibenta. Dalawamput tatlong sako ng tahong at talaba ang na-i-deliver ni Mang Danilo nung gabing iyon. Binili ito sa halagang 30,000 pesos.
Ibabawas dito ang puhunan sa kapaghahatian ni Mang Danilo ang matitira na kinita. Kung silang namumuhunan ang tatanungin, maswerte sila dahil may alok sa kanilang pera ang SMC kapalit ng proyektong airport. Pero tanong ni Mang Danilo, paano ang mga tulad ni Nalilit na umaasa sa kanila? May hanap buhay pa ba silang aasahan? Ang kanilang hiling, sana sa mga plano ng kaunlaran, walang mapag-iwanan. Kung magkano man po ang ibibigay, eh habang buhay po kayo, walang hanap buhay. Samantala po yung panghanap buhay namin, mamanahin pa yun ng apo namin, kapwa-apuan namin, mamanahin po yun. Yung pera po, hindi po tatagal yan. Hindi po kami tumututol. Ang sa amin lang po, yung karapatan namin na mamuhay kami ng, mabuhay kami ng maayos. May sarili kayong lugar. May sarili kaming lugar. Meron kaming tinatawag na Social Development Management Program nationwide. Gusto naming masigurado na kasabay sa pag-unlad ng aming kumpanya ay ang pag-unlad din ng komunidad na nasasakupan nito. Habang patuloy ang negosasyon sa kinabukasan ng Barangay Binwangan, patuloy si Lilit sa kanyang mga simpleng pangarap. Sabi mo, di ba, gusto mo ng magandang buhay, di ba? Anong ibig sabihin sa'yo pag maganda yung buhay? Ano ba? Yung magandang pagkain sa kanya. Eh, ano yung masarap na pagkain para sa'yo? Itlog. Mahirap bang kumuha ng itlog dito? Binibili lang ako. Binibili. Ano bang, yun yung masarap na pagkain? Ano yung pinakamasarap na pagkain para sa'yo? Longganisa. Longganisa. Tsaka itlog. May kasabihan, bigyan mo ng isda ang isang tao, mapapakain mo siya sa araw na ito. Pero turuan mo siyang mangisda, may kakainin siya ng panghapang buhay. Halos 7,000 katao sa Barangay Binuangan ang umaasa sa biyaya ng karagatan. Hindi maikakailang ambag sa ating lipunan ng pagkakaroon ng malalaking proyektong magsusulong ng pagbabago. Pero kung tunay na progreso ang ating inaasam, dapat walang maiiwan. Walang hanap buhay na mapapatid para ang mga tulad ni Lilit may pag-asa pang magkatotoo ang mga pangarap. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.